Isuzu Crosswind 4GE1 engine. Nag-overheat siya. So ang ginawa ko sa kanya, tinanggal ko yung water pump. Kasi dito sa water pump, mayroong mga leak. Ayan, may mga leak siya. So tumatagas yung tubig, kaya nag-overheat. So guys, yung isang thermostat, ang gagawin ko dito, i-actual check ko siya kung gumagana pa siya. Ilulubog ko siya sa mainit na tubig kung tama pa yung operating niya. So papakulo muna kami ng tubig, tapos ilulubog namin to. So issue kasi nito, nag-overheat. So pinagawa niya kasi itong radiator na to, pina-overhaul niya yung radiator kasi nag-leak din dun sa ilalim. Ayan o, nag-leak siya dun sa ilalim. Ngayon, pagka-overhaul ng radiator, inobserbahan ng gumagawa. Ang sabi ng gumagawa kasi, kumukulo daw siya dito, lumalabas yung tubig sa radiator. So pag ganito kasing senaryo, pag kumukulo yung tubig dito sa radiator, ang crosswind kasi mababa yung idle, so magbabibrate yan. Yung tubig kasi dyan, makikita mo parang kumukulo. So normal lang yun sa mababa yung idle, na parang yung tubig nagbabibrate. So in-advise sa kanya, ibaba daw yung makina. So ang ginawa ko, chinek ko ngayon, inobserbahan, hindi namang ano, hindi naman, wala namang pressure na lumalabas dun sa cylinder head, kasi yung nilagay ko siya sa tamang idle, yung tubig tumining, tapos wala siyang bubbles. So kaya ang in-advise ko kay sir ay i-check namin yung water pump saka yung thermostat, obserbahan namin. So ito na nga po, ano, tinanggal ko na yung thermostat. So dito sa water pump naman, kumpirmadong may leak. Ayan o, may sign siya ng leak talaga. So advice ko lang, ano, sa mga may ano dyan, may mga thermostat pa na sasakyan, huwag kayo agad-agad maghahatol ng cylinder head na kung makita nyong kumukulo dito sa ibabaw. Normal lang po yun, kasi yung thermostat hindi pa naka-open, kumbaga hindi pa nahihigop ng water pump yan, hindi pa talaga totally nag-iikot yan sa makina. Kagaya nung sinabi kay sir, hindi daw umiikot yung tubig. Normal po yun, hindi talaga iikot agad yung tubig kasi nakasarado pa yung thermostat. So iikot po yung tubig dyan pag nagbukas na po itong thermostat. So ayan po, mamaya-maya ilulubog po namin to. So ito yung ano, thermostat. Susubukan namin ngayong ano, pabukain to kung okay pa siya. So mayroon kaming pinainit na tubig, so kailangan mag-open yan. So mag-open tong ano na to, valve. Ayan, makikita nyo, ano, so ibig sabihin itong valve na to okay pa, bumubukas siya ng paunti-unti. So ibig sabihin yung thermostat okay yan kasi nagbukas siya. So ganyan ang proper check-up ng thermovalve ng ano, ng makina. So hindi mo kasi siya pwede hula-hulaan lang na sira na or defective. So makikita nyo dyan, mga sir, naka-open na po yan. So ibig sabihin, nakuha nyo yung tamang temperature na init, so kaya siya nag-open. So hindi siya stuck closed, hindi rin siya stuck open. So good po itong ano na to, thermostat. So alisin ko muna itong tubig na mainit para makita natin maganda na nakabukas siya. Ayan o, nakaangat. Mamaya-maya pag lumamig dyan, sasarado uli yan. Ayan o, laki ng inangat nyo. Dumot ka naman, oy. So ayan, unti-unti na siyang nagsasarado kasi lumalamig na. O ayan,
Ayan po ulit, no? Thank you. Sana may naishare ulit ako sa inyo. Otorado Automotive po ulit. Maraming salamat.